Ayan, ngayon naman gagawa tayo ng sweet and sour. Pero isda ang gagamitin natin ngayon. Yan. Bali, ito yung isda natin. Bali, gilitan lang natin ng pakros. Para mamaya, yung sauce, manuot dito. Ayan. Ganun uli sa kabila. Ayan, bali, asinan lang natin, tsaka paminta. Ganun uli sa kabila. Maski nagpaminta. Ayan, bali, ito na isda natin. Mamaya, bago natin iprito ito, i-dredge natin sa arena. Ang dahilan bakit natin gagawin yon is para yung sarsa mas kumapit sa isda. Ngayon. Kaya sa tuwing magpiprito kayo o magluluto ng lalagyan nyo ng sarsa, mas maganda kung i-coat nyo muna sa arena bago iprito para mas kumapit yung sarsa na gagawin ninyo. So, ayan. Umpisa na natin iprito. Ayan, bali sa sauce naman, naku, ito napakadali. Hindi kayo mahihirapan sa paggawa. Turo ko sa inyo yung pinakamadaling paraan para paggawa ng sweet and sour sauce o yung escabeche kung sa tawag sa atin. Bali, umpisan muna natin yung gulay. Bali, ito. Ito na yung mga gulay na gagamitin natin. Gagamit din tayo ng Knorr chicken cubes. Knorr. Baka naman. Baka sakaling mapansin tayo, no? Ayan. So, umpisa na natin. Again, sa gitna. Ayan, bali, eto na yung gulay natin. Bali, gagamit tayo ng sibuyas, red bell pepper, yellow, tsaka ginger, dalawang cloves ng garlic, tsaka spring onion. Ayan. Saka ito, Knorr chicken cubes. Knorr. Baka naman. Ayan, umpisa na natin yung sauce. Ayan, bali, umpisa na natin, no? Bali, ilalagay lang natin lahat yung ingredients dito. Pagsamasamahin na natin. Tatlong kutsara ng brown sugar or light brown sugar. Kalahating cup ng suka. Ang gamit ko, apple cider. Pwede naman gumamit kahit ano. Kalahating cup din ng ketchup. Isang kutsara ng soy sauce. Isang kutsarang oyster sauce. Paminta. Kalahating baso din ng tubig. Kalahating baso din ng pineapple juice. Ito naman, optional lang to. Tapos, ang ating Knorr cubes. Knorr, alam mo na. Pwede na rin natin ilagay yung garlic. Grate lang natin. At ginger. Haluin lang natin hanggang sa kumulo. Eh, medyo malapit ng kumulo, pwede na nating unahing ilagay yung sibuyas.
Ayan, pagkakulo, pwede na natin ilagay yung ibang gulay. Huli natin ilalagay yung spring onion. Konting luto lang ito para yung gulay natin medyo crunchy pa rin. Tapos maglalagay tayo ng isang kutsarang cornstarch para pampalapot. Lagi nyo tatandaan na kapag maglalagay ng cornstarch, ihahalo muna yun sa malamig na tubig. Nabulol na. Ayan. Ayan. Malapot na. Pwede na rin natin ilagay yung spring onion. Oh, di ba? Walang kahirap-hirap. Ang bango. Ayan, pwede na. Ayan, di ba? Walang kahirap-hirap gumawa ng sweet and sour na isda na kahit anong isda pwede nyong gamitin. Pwedeng galunggong o tilapia gaya na sabi ko, or pwede pa yung tokwa lang. Tipid na sa budget, masarap pa. At napakadaling gawin. Di ba, Nor? Okay. Ayan. Pwede na tayo kumain.